mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa gitna ng pagbubunyi ng mga tao, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo. Pagkatapos, tingnan ang lahat ng bagay doon, lumabas siya at nagbalik sa Betania, kasama ang 12, palibhas ay gumagabi na noon. Kinabukasan, nang sila'y pabalik na mula sa Betania, nagutom si Jesus. Natanaw nito sa di kalayuan ang isang puno ng igos na madahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga, ngunit wala siyang nakita kundi mga dahon, sapagkat hindi pa panahon ng igos noon. Kaya't sinabi niya sa puno ng igos, wala nang makakakain pa ng iyong bunga. Ito'y narinig ng kanyang mga alagad. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok sa templo si Jesus. Kanyang ipinagtabuyan ang mga nagbibili at namimili doon. At ipinagtataob ang mga mesa ng mga namamalit ng salapi at ang upuan ng mga nagtitinda sa ng kalapati. Pinagbawalan niyang magdaan sa loob ng templo ang sinumang may daladalahan at tinuruan niya ang mga tao. Sinabi niya, nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Narinig ito ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Buhat noon ay humanap sila ng paraan upang mapatay si Jesus, sapagkat natatakot sila sa kanya dahil sa humahanga ang mga lahat ng tao sa kanyang turo. Pagdating ng gabi, lumabas na naman ang lungsod si Jesus at kanyang mga alagad. Kinaumagahan, pagdaan nila ay nakita nilang patay na ang puno ng igos. Naalaala ni Pedro ang nangyayari at kanyang sinabi kay Jesus, Guru, tingnan ninyo, namatay ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Sumagot si Jesus, manalig kayo sa Diyos, tandaan ninyo ito, kung sabihin ninyo man sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalun ka sa dagat, na hindi siya nag-aalinlangan, kundi nananalig na mangyayari ang sinabi niya, ito'y gagawin ng Diyos para sa kanya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hininyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon, at matatanggap nga ninyo. Kapag kayo mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad din naman sa inyo ang ng inyong amang nasa langit, ang inyong pagkakasala. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May kahabaan ng ating ebanghelyo sa araw na ito sapagkat ito'y masasabi natin isang sandwich story, no? May kwento sa loob ng kwento, no? Ang unang kwento ay yung ang kwento ng puno ng igos na isinumpa ng Panginoon at kinabukasan natagpuan nilang patay na yung puno, no? Ang kwento naman sa loob ng kwento ay ang paglilinis ng templo, the cleansing of the temple. Okay. At pagnilayan muna natin yung the cleansing of the temple. Napakahalaga at banal ang templo para sa mga Hudyo. At natural, ito napakahalaga para sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga, nang makita ni Jesus na ito'y ginagawang parang pamilihan, ay hindi ito nagustuhan ng Panginoon at siya'y nagalit. No? Kaya nga kanyang ipinagtabuyan ang mga taong ginagawang palengke ang tahanan ng Diyos. No? Okay, so iyon. Ang pagpapahalaga sa templo na siyang itinuturing na templo ng ating Panginoon. Okay? So mga kapatid, ito muna yung ating pagnilayan. Ano? Yung pagpapahalaga ng Panginoon sa templo. Alam niyo, kapag tuwing nababanggit ang salitang templo sa Ebanghelyo, may tatlo itong pakahulugan. Ang unang-unang templo, walang iba kundi si Kristo. Si Kristo ang banal na templo ng Diyos, ang templong buhay. Sabi ni Jesus, sino man na nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama,
sapagkat ako ang aming iisa, siya ang buhay na templo. Sabi niya nga, gibayin ninyo ang templong ito at sa ikatlong araw ay muli kong itatayo. So ang tinutukoy niya ay ang kanyang sarili, ang kanyang katawan, ang templo ng Diyos. Ang pangalawang templo ng Diyos ay walang iba kundi ang bayan ng Diyos, ang simbahan. Tayo ang bayan ng Diyos, tayo din ang templo ng Diyos. Kung saan may dalawa o higit na natitipon sa pangalan ng Panginoon, si Jesus ay naroon sa kanilang gitna. Kaya nga, ang bayan ng Diyos ay ang templo din ng Diyos. No? Sumasa atin ang Panginoon, kaya tayo ang buhay na templo ng Panginoon. Bawat isa sa atin ay buhay na bato na bumubuo sa buhay na templo ng Panginoon. At si Kristo ang ulo. Okay? So, yun. Ang pangatlong templo ay walang iba kundi ang ating katawan. Nang tayo binyagan, binigay ng Diyos sa atin ang kanyang Espiritu Santo at simula noon ay nanahan ang Espiritu Santo sa ating katawan. Hindi na ito babawiin. Ang Espiritu Santo ay mananatili sa ating katawan, kaya ang ating katawan ang templo ng Espiritu Santo. Dahil sa binyag, dahil sa Espiritu Santo tinanggap natin, ang ating katawan ay naging banal, na dapat nating ituring na banal, dapat nating igalang, pangalagaan, kalingain, no? Sapagkat ang ating katawan, gayon din ang katawan ng ibang tao, ay dapat nating igalang, sapagkat ito ang templo ng Espiritu Santo, no? Lalo pa nga tayo bilang mga Katoliko, tuwing tayo tumatanggap ng komunyon, para tayong buhay na tabernakulo, para tayong naglalakad na tabernakulo, dahil taglay-taglay natin o sumasa atin ang Panginoon. Kaya ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Okay? Kaya dapat nating pahalagahan kung paanong pinapahalagahan ni Jesus ang templo sa Jerusalem, dapat din nating pahalagahan ang templo. No? So mga kapatid, yung isa namang kwento, yung puno ng igos, ay simple lamang ang mensahe nito. No? Tayo bilang mga Kristiyano, ay inaasahan din ng Panginoon na namumunga sapagkat tayo ay pinupuspos ng pag-ibig ng Diyos. Okay? At dahil tayo pinupuspos ng pag-ibig ng Diyos, inaasahan din ng Panginoon na tayo rin ay namumunga ng pag-ibig. Kaya bilang mga Kristiyano, tayo ay nabubuhay para umibig sa kapwa, magmahal ng kapwa, magmahal na walang hinihintay na kapalit. No? Pagmamahal na unconditional, pagmamahal na selfless. So yun ang mensahe ng ating ebanghelyo.